Shout out kay Jonald Malyari, Romeo Conchada, Ronald Berbosidad at kay Katsakino Ducusin. At sa balita natin ngayon, mukhang itutuloy na nitong si Mikey Williams ang paglipat dito sa Barangay Ginebra at mukhang pumayag na itong TNT Tropang Giga. Dahil sa ngayon, mukhang sabihin na natin na tapos na itong contract talaga ni Mikey at talagang hindi na sila magkasundo ng TNT Tropang Giga. At total, nandiyan na si Robert Bolick dito sa Endless Road Warriors. Anytime ay pwede na yung pitasin nitong TNT para magamit nila na future point guard. Sa ngayon, ang tanong na lamang ay kung sino ang i-release ng Barangay Ginebra pampalit dito kay Mikey. Sa ngayon, sa tingin ko, dahil nakuha na ng TNT itong si Robert Bolick, well, eventually, makukuha nila yan mula sa Endless. Pwede na siguro itong mga bench players ng Ginebra o kaya future picks. Kabilang ito sila Bonpe Sumal, itong si Sidney Omobere, baka itong si Jason David o baka isama pa nila yung iba pang players, baka pati si Pringle masama dyan, hindi natin natitiyak. Ang maliwanag dito, itong TNT Tropang Giga, hindi na kinakailangan si Mikey dahil nandyan si Bolick. So baka ang hingin nila sa Ginebra instead na players ay baka mga first round picks para makapagdagdag dito sa lineup nila. O di kaya naman baka magsama pa sila ng iba pang team. For example, Terra Firma o Northport, baka doon sila merong gustong kunin. Ang maliwanag dito, itong Ginebra kung sakaling makuha nila si Mikey Williams, kinakailangan magbawas sila ng iba pang mga guards. Siguro ang isa dito sa dahilan kung bakit pwedeng kunin ng Ginebra to si Mikey, dahil wala rin silang kasiguraduhan dito sa future ni Jeremiah Gray dahil nga ito ay palagi nang nai-injure. So tignan na lang natin, baka yan ang dahilan kung bakit ang Ginebra ay gustong kunin si Mikey dahil hindi na sila sigurado dito kay Gray. Eliminated na pareho itong Blackwater Bossing at ang Converge Fiber Access dito sa Commissioner's Cup. At marami ang nagsasabi na ito'y magandang oportunidad para sa dalawang napagitang koponan na subukang makuha itong si Justin Baltasar na siguradong magiging number one option kung sumali ito sa PBA draft next season. Marami rin na nagsasabi na yan talaga dahilan kung bakit ganito ang laro ng Converge Fiber Excels dahil gusto nilang makuha ang nabanggit na big man. Hindi naman maitatanggi na talagang malapit si Baltasar dito kay Delta Pineda na isa sa mga major backers ng Converge Fiber Excels. So tignan natin kung talagang makukuha ng Converge yan. Pero sa ngayon, mukhang may kakompetensya sila dito ang Blackwater Bossing. Mukhang determinado rin ng Blackwater na makuha ang serbisyo nitong si Baltasar dahil parang nangangailangan din sila ng big man. Actually, hindi lang Blackwater kung hindi itong TNT Tropang Giga dahil nga may injury ito si Poy Eram. Sa ngayon, ang big man ng MVP group, of course, si Raymond Almasan, si Brandon Roster at si Poy Eram. Pero may injury nga ito si Eram at mukhang gusto ng MVP group na makuha itong si Justin Baltasar. Dahil kung makukuha nila si Baltasar, dadami yung big man nila at magkakaroon sila ng additional options na pangtapat dito sa SMC group. So tignan na lang natin kung kanino mapupunta itong si Baltasar. Ang maliwanag dito, kapag naging number 1 ang Converge ang sa kanila napunta yung number 1 pick, masasabi natin na sigurado mag-a-apply si Baltasar doon sa draft para makuha siya. Ngayon kung Blackwater ang makakuha ng number 1 pick, dito natin makikita kung mag-a-apply pa ito si Baltasar o hindi na. Ang maliwanag dito, kahit ongoing itong Commissioner's Cup at meron pa tayong Philippine Cup na susunod, maraming mga teams ngayon na nagpaplano na para dito sa darating na season dahil inaasahan nga nila ang pagdating nitong si Justin Baltasar na magiging isa sa tinatawag na game changer dito sa PBA. So abangan na lang natin kung sino sa Blackwater at Converge ang makakakuha.